Hello! Welcome back to my channel. I'm Dr. Dave Jeffrey Camposano. Our topic for the discussion today is all about trade discount. If you say trade discount, ito yung deduction na ibinibigay ng manufacturer or wholesaler sa retailer. So, halimbawa, nagpaplano kang lalo na ngayon, quarantine, no? Nagpaplano kang magtinda. Kung gusto mo magkaroon ng reseller, kailangan bigyan mo sila ng trade discount para at least kumita rin naman sila. Ganun yon yung trade discount, no? So, try nga natin. How to find the trade discount using a single trade discount. So, trade discount is equal to single trade discount rate times list price. So, kung ilang percent yung gusto mong ibawas times dun sa price, then, ito na, net price. How to find the net price using the trade discount? So, net price is equal to list price. So, magkano ba yung presyo mo? Minus yung trade discount natin kanina. So, again, paano yung trade discount? So, yung rate, yung percent na gusto mong i-minus times the price, list price. Then, gagawin natin, list price minus the trade discount, that is the net price. Then, meron din naman kasing ibang business na ang ginagawa nila is trade discount series. Kumbaga, sunod-sunod na discount yung gagawin nila. Ito, bibigyan kita ng 10-5-2 discount, no, series. May ganung business ang ginagawa eh, pero hindi siya equivalent sa 17 na kasi iba yung value niya. So mamaya makikita niya sa mga examples natin. Dito tayo, number 1. The list price of a leather belt is 1,800 pesos. A trade discount of 30% is offered. What is the net price of the belt? Okay? So, katulad nung inano natin kanina, una, kunin muna natin yung trade discount. Magkano ba yung ibabawas natin? So, we have 1,800 times 30% kasi 30% yung ibabawas mo eh, na trade discount mo, diba? So, we have times 0.30. Kasi you are going to convert a percent into decimal. Alam na natin yan kung paano gagawin yan, di ba? Okay? So, 1,800 times 0.30, that is equivalent to 540 pesos. So, ito yung trade discount. Pero tinatanong sa atin, magkano yung net price? So, ito yun, net price, list price. So, magkano yung presyo niya? 1,800 pesos minus the trade discount. Ito yun. Formula natin. So, trade discount natin is 540 pesos. So, magkano na ngayon ang net price? So, the net price will be 1,260 pesos. So, ganun lang kadali ang trade discount. Next, number 2. The net price of a refrigerator with 20% trade discount is 9,600 pesos. What is the list price? So, ngayon naman yung list price yung hinahanap natin. Kumbaga, at yung 9,600 pesos na amount ng refrigerator is meron na siyang trade discount na ilan? Na 20%. So, paano natin gagawin yan? Yung pa rin. Ito pa rin yung formula gagamitin natin, net price, no? Ayan, list price. Ang hinahanap natin is list price. So, hanapin natin to. Ito yung pinaka-formula natin, no? Kasi nandito si list price, eh. Paano natin gagawin yan? A net price, magkano na yung net price natin? That is 9,600 pesos is equal to, so list price, hindi natin siya alam kung magkano. Yun yung unknown natin. Minus, so trade discount, paano nga yung trade discount natin? So meron tayong single trade discount rate, ilan yun? 30% or that is 20%, that is 0.2. So 0.20. Ito yan na, sinusundalan natin, times the list price. Ano yung list price natin? That is X. Ito yung kanina. Yan o, list price. So, X. Ayan, ayan na yung working equation natin. Nagkaroon lang tayo ng substitution. Ulitin natin. Ito yon, dito tayo sa, itong gamitin natin itong color red. Ito yung ginagamit nating formula. Meron na tayong net price. Ano yung net price natin? Ito, 9,600 is equal to list price. Ang hinahanap kasi natin is list price. Hindi natin alam. So, gawin natin siyang X minus the trade discount daw.
Pero ito yung formula natin sa trade discount. Anong sabi sa formula ng trade discount? Single trade discount rate. Ilan ba yung rate ng trade discount natin? That is 20%. So, ginawa ko siyang 0.20 times the list price. Dahil ang list price natin is X, gawin natin siyang minus 0.20X. Okay? I hope clear kung paano tayo nag-arrive sa ganito, no? Ayan. So, simplify na natin. Kung mapapansin nyo, similar term, pwede natin i-minus yan. So, 9,600 is equal to, ayan, understood na meron tayo ditong 1. So, 1 minus 0.20. So, that is 0.80X. Kasi ito, understood na may 1 dyan eh. Diba? So, 1 minus 0.20, that is 0.80X. So, dahil hinahanap natin is X, i-divide lang natin to by 0.80. Okay? So, ngayon, pag dinivide natin yan, 9,600 divided by 0.80, X will be equal to 12,000 pesos. So, ibig sabihin, ang price talaga ng refrigerator is 12,000 pesos. Pero dahil nga may 20% na trade discount siya, naging 9,600 na lang siya. I hope that is clear. Number 2. Next, number 3. Great Wall Shop sells an item for 100,000 pesos less 20%, while Yellow River Shop sells the same item for 120,000 pesos less 40%. Let us find the net prices of the items in the two shops. Then letter B, what further discount percent must be offered by the shop that sells at a higher net price in order to meet the competitor's price? Ayan, so may para silang item na binebenta, no? So si Great Wall Shop, ang offer niya, binebenta niya to ng 100,000 pesos, pero ang offer niya is 20% discount, trade discount, no? Pero si Yellow River naman, nagbebenta rin ng same item worth 120,000 pesos pero with 40% trade discount. So ngayon, magkano kaya yung presyo ng bawat isa na yon? Kasi may mga discount pa yun, no? Then letter B, yung nagbebenta ng mas mataas sa kanila, magkano daw kaya dapat ang percentage na ibabawas niya or ibibigay niya na trade discount para at least mapantayan niya yung mas mura yung benta. Kasi ganyan naman sa business, di ba? Saan ka ba mas bibili? Sa mas mahal o sa mas mura, di ba? So, try natin. Letter A muna tayo. Find the net price of the items in the two shops. So, ang hinahanap natin is net price. Ayan. List price minus trade discount. So, yon, trade discount is rate muna. So, Great Wall Shop. Ang gagawin natin is 100,000 times 0.20. So that is 20,000. Then net price natin, net price is equal to list price 100,000 minus the trade discount, which is 20,000 pesos. So, net price natin is equal to 80,000 pesos. So, ibig sabihin, ang benta na lang ni Great Wall Shop dun sa item na binibenta niya is 80,000 pesos. So, tignan natin. Mas mura ba si Yellow River or mas mahal? So, Yellow River Shop. So, we have 120,000 pesos times 0.40. So this is 48,000 pesos. So net price is equal to 120,000 pesos minus 48,000 pesos. So ang net price na lang niya is 72,000 pesos. Okay? So yan. So, nakita natin na mas mura pa rin si Yellow River Shop. Bakit? Kasi 40% discount siya eh. Trade discount, no?
So kung makikita nyo, from 120,000 pesos, magiging 72,000 pesos na lang. So mas mahal ang benta ni Great Wall Shop dun sa item na yon. So dyan papasok si question letter B, no? So what further discount? Dapat hindi lang daw 20% eh. Anong discount kaya ang kailangan niyang ibigay para mapantayan niya yung amount ng benta ni Yellow River Shop? So letter B. So ang net price na hinahanap natin is 72,000 pesos. Kailangan maging equal siya sa 72,000 pesos eh. 72,000 pesos, this is your net price, is equal to, okay, ano yung formula natin? List price. So ang list price niya ni Great Wall is 100,000 pesos. So 100,000 pesos minus, andito tayo sa formula natin, the trade discount. So trade discount is single rate. Ang rate natin is, yun yung nawawala kasi hindi natin alam eh. Okay? Tapos times the list price. So ang list price natin is 100,000 pesos times the trade discount or the rate, no? Kung di natin, yun ang hinahanap natin eh. So kita nyo sa form, sa equation natin, mahahanap na natin yung R. Again, ang pinaka net price natin, ito yung pinaka formula sinusundan natin. Ito. Ang pinaka net price na hinahabol natin is yung 72,000 pesos. Kasi yun yung benta ni Yellow River. Eh. Ang goal natin doon, kailangan mapantayan natin. So ito yun, 72,000 pesos is equal to, so sabi, list price. List price nung alin? Nung binibenta mo. Magkano yung presyo nung binibenta niya? That is 100,000 pesos. Minus the trade discount. Ang formula natin sa trade discount is yung single trade discount rate. Yun yung hindi natin alam eh. Ilan ba dapat yung single trade discount rate na ibigay mo times the list price, which is 100,000 pesos. Ito yun, 100,000 times R. Okay? So yan, ang sinosolve natin is si R. So pwede natin gawin yan is ilipat natin to dito para maging positive. Tapos ito ilipat din natin dito. Okay? So magiging 100,000 R is equal to 100,000 minus 72,000. So we have 100,000 R is equal to 28,000. So divided by 100,000. So R is equal to 0.28. So dahil rate ang hinahanap natin, that is percentage. So times lang natin siya ng 100. So ang trade discount rate na dapat niyang ibigay is 28%. Hindi lang dapat 20%, dapat 28% para mapantayan niya yung bigay ni Yellow River Shop. Number 4. John's Stationery Store buys 300 ball pens at 30 pesos each, 200 rolls of fax paper at 60 pesos each, and 100 boxes of paper clips at 90 pesos each. The single trade discount rate for the order is 12%. Find the net price of the order. So meron daw tayong 12% trade discount rate, no, for the order. So kailangan pangkalahatan yun. So kunin natin yung total amount. So 300 ball pens, magkano ang isa? 30 pesos. So the total amount for ball pens will be 9,000 pesos. Then for rolls of wax paper, that is 200 times 60. So we have 12,000 pesos. And then the last one, paper clips. So 100 boxes times magkano isa? 90 pesos. So that is 9,000 pesos. So get the sum. The total amount will be 30,000 pesos. Pero dahil meron pa tayong 12% discount rate, so babawasan pa daw yan. So 30,000 times 0.12. So we have 30,000 times 0.12. That is 3,000
600 pesos. So meron pa tayong discount na 3,600 pesos. So net price natin is equal to, so 30,000 pesos minus the trade discount. Magkano yung trade discount natin? 3,600, no? Minus 3,600 is equal to 26,400 pesos. So, ibig sabihin, ang babayaran na lang natin is 26,400 pesos. Next, number 5. Last problem. Find the net price of an order with a list price of 60,000 pesos with a trade series discount. So, ibig sabihin, series, sunod-sunod, of 15, 10, and 5%. So, yan is percent yan, no? Okay? So, going back dun sa formula natin, ito yung gagamitin nating formula. Ayan. Always remember, guys, hindi yan ina-add, ha? Hindi 10, hindi 15 plus 10 plus 5. Hindi yan ganun. Iba yan. Kasi series discount yan, eh. So, we need to follow this formula. Depende kung ilang series of discount ang i-apply niya. Okay? So, sa sample natin is 3. Kaya, ginawa kong hanggang 3 rin. Pero kung 4, dadagdagan nyo lang siya. Kung 2, bawasan nyo lang. No? Okay? So, net price. Substitution lang gagawin natin dito. Net price is equal to list price. Magkano yung list price natin? That is 60,000 pesos. Times 1 minus, ilan yung unang ano natin? Trade discount. That is 15%. So, minus 0.15 times 1 minus second rate natin is 10%, that is 0.10 times 1 minus 0.05. Ayan, so ganyan ang ibig sabihin nitong formula natin. Kasi ang unang discount natin is 15%, so that is 10%. Then the last one is 5%. So, i-convert lang natin siya into decimal. Sundan nyo lang itong formula na to kapag discount series tayo. Okay? So, kung si-simplify natin yan, we have 60,000 times this is 0.85. Ito is 0.90. Ito is 0.95. Okay? So, the net price will be, ayan, 60,000 times 0.85 times 0.90 times 0.95. Okay? So, the final answer will be 43,605. So, this will be our final answer. So, I hope you learned something for today about our topic, which is trade discount. So, that's all. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.